Hello guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko'y naniniwala sa mga pampaswerte? Alam nyo po ba na bawat problema natin pinagdadaanan ay may kanya-kanya po yung solusyon basta't perfectong sangkap at tamang pagkakagawa ay wala pong dahilan para kayo po ay hindi masolusyonan ang mga problema ninyong pinagdadaanan. Kaya walang space na ang ating problema ay matatambayan natin dahil napakarami po mga pamamaraan basta't may lubos kang paniniwala, mabilis po yung umepekto. Ngayon, ito pong aking i-share sa inyo ay isa sa mga pinakamaganda na pang-akit ng swerte, ng kasaganahan na kayo po ay sa ganun ay hindi na mamblema sa araw-araw kung paano po kayo magkakaroon ng ganito, paano makakaraos sa ganyan, paano mo mababayaran ng ganito, na talaga namang in reality yan ang pinaka-problema ng bawat isa. Kaya ito pong aking i-share ay kailangan lamang ay may lubos kang paniniwala para mabilis pong tumalab. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. Kayo po ba mga bossing ko ay may problemang pinagdadaanan higit sa lahat tungkol po sa usapin ng pampinansyal? Napakarami po mga solusyon po dyan mga bossing, basta't kailangan lamang ay perfectong sangkap at tamang pagkakagawa at ikaw ay may lubos na paniniwala, walang dahilan para hindi masolusyonan ang mga problema ninyong pinagdadaanan. Ngayon mga bossing, ito po ay isa rin sa mga pinakamaganda na dapat po natin gawin. Basta pagkatapos po ng video ito at parang gusto nyo po siyang gawin, ay walang dahilan para kayo ay magpatumpik-tumpik pa. Pero kung kayo may alinlangan, huwag tatangkain gawin dahil ito po ay y-pack din po sa inyo. Ngayon, ano na po mga kailangan natin mga bossing ko? Kailangan po natin ng clove. Ayan. Ito po ay nabibili sa Lazada or kaya po ay sa Shopee. Mag-try po kayo. Clove tea. Ang pangalan po niyan ay clove tea at ang itsura po niyan ganito, bossing. Parang ito po ay bunga ng isang punong kahoy na ang amoy po niya ay parang star anise. At ito po ay isa rin sa napakabango din na maraming benepisyon dala rin po nito. Hindi lamang po ito pampaswerte. Ito po ay pinakamayor po nito ay tungkol sa kalusugan. Ito po ay ginagamit din tungkol sa mga pagpapagaling ng iba't ibang sakit. Yeah. Kaya i-research nyo po, clove tea. Ayan, kung ano mga magagandang benepisyo po nito. At pagkatapos, mga bossing, kailangan din po natin ng in-slice na orange. Ayan, kung mapapansin nyo, may brown po siya dito kasi nilagyan ko po siya ng cinnamon. Tapos, inano ko po siya kasi gusto kong pumayat, magpapayat. Kasi ang cinnamon po ay isa rin sa, hindi lamang po siya sa pera. Yan po ay at saka protection at saka sa lab. Yan po ay napakabisa rin tungkol po sa pampapayat. Ayan. Kaya tinatry ko muna bago ko to i-share sa inyo. Ayan. Tapos inano ko po siya, parang sinipsip ko lamang na may cinnamon. Yun po, saka na lamang, kapag po ako'y pumayat na kasi pataba po ako ng pataba. Ayan. At pagtapos po niyan, ganito po mga bossing ang gagawin. At kailangan din po natin ng asin, mga bossing nga, asin. O, ganito po ang gagawin natin. Lagay lamang po natin dito, itong ating clove. Tapos, tutusok lamang po natin ito. Ang pagganap po nito mga bossing ay Tuesday or Friday ang pagganap ng 6:37 hanggang alas 8 lamang po ng umaga. Wala pong gumagawa ng pampaswerte ng hapon. Tandaan nyo po mga bossing ha. At kahit kayo po ay bumili ng mga pampaswerte, tapos syempre umuwi kayo sa hapon, doon nyo siya isasabit, nako, or kaya i-display, nako, mali po yun. Umaga lamang po yan. Ngayon, kung halimbawang nagawa nyo po ito at hindi nyo po yan nalalaman, at ngayon nyo lang po nalaman, at baka isipin nyo ay malas na po yan. Hindi naman. Ang gawin nyo lamang po ay i-dip nyo po sila sa tubig na may asin ng konti, hayaang kusang matuyo, at kinabukasan ng umaga, saka nyo po muli siya isabit. Ayan. Ganito po ang gagawin nyo. Habang tusok po nito ninyo ng clove, ang gagawin nyo po ay magwi-wish po kayo. Kunyari ito, magkaroon ako ng maraming pera. Magkaroon ako ng magandang bahay. Magkaroon ako ng magarang sasakyan. At lahat ng mga pangarap ko ay matupad.
magkaroon ako ng basta bahala na po kayo kung ano man ang inyong hinihiling. Kasi ako naman po eh madalas mga simple lamang din ang aking mga hinihiling, kaya yung mga nagaganap sa amin ay na-amaze ako sa mga nagaganap. Kagaya na na-share ko dati hinihiling ko lang ay 10,000, ang pinagkaloob ay labis-labis. Kaya ganun din po, para ma-appreciate yung mga bagay na dumarating po sa inyo. Kapag po kayo nag-expect ng sobra-sobra, ay hindi nyo ma-appreciate yung mga maliliit na bagay na dumarating po sa inyo. Kaya kailangan mag-wish po tayo ng ano, at yan naman po ay may ano po ang Panginoon, may awa ang mahal na Panginoon. Kung ano po yung mga nararapat sa atin, yun po ang ipagkakaloob po niyan. Ayan, at pagkatapos, wish po kayo ng wish na lahat ng inyong nais, sabihin nyo po dito habang tinutusok nyo po ito, ilayo sa lahat ng kapahamakan at ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman, at maging masaya ang buong pamilya. Ayan, mas marami pong clove, mas okay po siya. Kaya po itsura niya. At ngayon, o kaya mas dagdagan nyo pa mga bossing. Tapos eto, iikot nyo po siya dito. Yung ating clove. Iikot nyo po siya. At pagkatapos, kumuha po tayo ng asin mga bossing. Lagay po natin siya dito para lahat ng mga pangarap natin ay mabilis matupad, kung ano man ang inyong finish dito sa ating clove na merong orange. Kasi ang orange po yan, sumisimbolo po yan ng kasaganahan mga bossing. Ayan. Diba po, nagpapasabog pa tayo or nagpapagulong ng orange tuwing bagong taon. Ganon din po ito mga bossing. Pagkatapos, ito po ay ilalagay natin sa ating kusina. Mapapansin nyo po na kung kayo man ay laging may problema tungkol sa usapin ng pampinansyal, at lagi na lamang namumblema kung paano po kayo makakarao sa araw-araw na dumarating, ito po magbibigay po sa inyo ng tulong. Subukan nyo po yan. Huwag po kayong mag-alala, ito pong clove, mura lamang po ito at napakarami pong laman. Napakarami po mga benepisyo at pwede nyo paggamitan po nito. Huwag po kayong mag-alala. At ganoon din syempre itong ating orange, yung kalahati po nito ay pwede nyo nang kainin. Pagkatapos, kagaya ng ginawa ko, kinain ko na yung kalahati. At pagkatapos, ito po hayaan nyo lamang sa loob ng mga, siguro mga kahit hanggang 2 months. Kaya lang makikita nyo na parang may naglilipara ng mga maliliit na insekto. Siyempre, kapag po yung prutas ay medyo nabubulok na, yan po ay may mga nagliliparan dyan. Hayaan nyo lamang po siya. Basta ang pinaka-importante po mga bossing ay wag po matutunaw itong ating asin. Kapag po ito yung natunaw, ati po itong kukunin. Pagtapos kukunin nyo rin po itong mga nasa baba na clove. Pagtapos ito po ay huhugasan nyo sa lababo. Pagtapos hayaan nyo po muna siya na makaagos. Yung kagaya na ginagawa po natin tuwing po sa usapin ng asin. Hayaan nyo po na siya na makaagos sa malayo. Pagtapos kumuha ka ng isang kutsarang suka. Pwede nyo rin po muli itong ulitin kung kayo po ay walang orange. Pero kung may orange naman, palitan nyo na lang po muli. Ito po ay mapapansin nyo po ang unti-unting pagbabago ng inyong buhay. Pero syempre mga bossing ha, baka po pukit kayo ay gumawa ng pampaswerte ay hindi na po kayo kikilos. Mag-aantabay ng swerteng darating. Huwag pong ganon. Lagi nyo po tatandaan, kahit kayo po ay manalangin na manalangin, ang sabi nga po, nasa Diyos ang awa. Ito po ay gabay naman po natin para tayo ay lagi suswertihin. Nasa Diyos ang awa, nasa tao po ang gawa. Tayo pa rin po mag-iisip. Mas mainam pa nga po kung kayo may mga pampaswerte na, mas sipagan po natin ang mag-isip at dagdagan pa lalo ang sipag at tiyaga para tayo ay makamit natin kagad ang mga pinapangarap natin. Kasi ito po mga ganito, iaadya tayo kung saan mapapaigi ang ating buhay. Pero syempre, huwag nyo rin po iisipin mga bossing, kasi ako nga po ay talaga napakarami kong ginagawang pampaswerte. Pero dumarating pa rin ang pagsubok, pero yakang-yaka na. At saka binibigyan ko ng magandang dahilan kung bakit yung mga pagsubok ay dumating para mas mag-grow ko pa, mas mabuild up ko pa ang aking sarili. Ganon din po ang inyo pong iisipin mga bossing ha. Isipin nyo po, kapag po may dumating na mga pagsubok, ay maaaring meron pa kayong dapat ayusin para po mas mag-grow pa ang inyong sarili, mas magtagumpay pa kayo. Kung halimbawa kumikita kayo ng ganito, maaaring kaya may pagsubok na dumating para mas lumaki pa or kaya para makaisip ka pa ng iba pang mga pamamaraan para ikaw ay mas magtagumpay sa buhay. Ganun po inyo po iisipin. Huwag po yung mga negatibo. Huwag po kayong mag-isip ng ganun. Kasi una sa lahat, hindi po yan makakatulong sa atin. Pangalawa,
maaaring kapag kayo ay nag-isip na negatibo, ma-welcome nyo pa ang mga sobrang negatibo. Maaaring magpatong-patong po yan. Talagang mag-welcome na mga negative. Ay di, pangit po yun. At instead na masolusyonan nyo kaagad ang problema nyo, madadagdagan pa, di ba, mga bossing? Kaya kailangan, isip lamang po tayo kung paano po aasenso ang ating pamumuhay. At mainam po na meron kayong pampaswerte para magkaroon po kayo ng gabay. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget subscribe my channel. Salamat mga bossing. Good luck po sa inyo lahat. Salamat po.